everyone! Welcome back and stay put with Cara Feline. So, sa mga bagong viewers ko, hello sa inyo and sana ma-subscribe nyo ako and ma-support nyo ako all the way. And para mas magkaroon tayo ng mahabang communication, just click the bell button para lagi tayong updated. So, the last time na nag-post ako ng video is... Sorry, nagpapawisan akong init. The last time na nag-post ako ng video sa YouTube is nagpalapag ako ng questions. And sa mga naglapag ng questions, thank you sa inyo. And keep vlogging, keep slaying, okay? Keep slaying. Charot! So, before pala ako nag-post sa YouTube ng video, nag-post muna ako sa Facebook. And the first question na nakuha ko... is from my friend. So, Yurika, if you are watching this video, Gagi, ano ang kwentong love story niyo ni Meg? So, yung love story namin, masyadong mahaba yon. Maraming nangyari before naging kami. And, of course, syempre, pag marami kayo na pagdaanan, magtatagal yung relasyon niyo. So, Yurika, si Yurika is my friend and classmate ko din siya nung high school kami. So, nagkakilala kami third year high school. So, yung next na question, actually, it's not a question kasi hi to Jarika. Si Jarika, naging classmate ko naman siya nung elementary. So, sabi niya dito, collab na tayo. Oh, okay. Pwede ako makipag-collab pero after na lang na ano, 26, kasi 25, may reunion kami. And, syempre 26, medyo pahinga pa ng konti. So, siguro mga weekends noon after. And then, yun lang naman yung sa ano, yung sa Facebook. Ay, mayroon pa pala si Maiko. Hi kay Maiko. Ang tanong niya, bakit ang pogi ko? Ay, hindi ko rin alam kung bakit pogi ka, pero... siguro ko na lang yan. Ikaw na makakasagot niyan. Classmate ko rin siya nung high school. So, punta na tayo sa YouTube. Ito kasi yun. Tanan! So, okay. Let's start with Angel San Roman. Shout out kay Angel San Roman. Hi, Angel! Ang cute naman ng pangalan mo. Anghel na anghel. So, ayun. Sabi niya, tanong niya, saan po kayo nakatira? I'm from Ilocos Region. So, somewhere in northern part ng Philippines. Pero hindi talaga ako marunong mag-Ilocano. Slight lang. Tapos, The Prospect. Hi, The Prospect. Tanong niya, what motivates you to pursue vlogging? Honestly, I'm really the type of person na very shy. Na nahihiya akong makipag-mingle with other persons. And dito sa vlogging, nag-pursue ako para mag-vlog kasi dito ko nakikita na pwede akong mag-improve. Kasi nga, hindi naman ako madaldal. So, when I'm in front of the camera, natututo akong makipag-usap kahit man lang sa camera, para at least magkaroon ako ng communication with other people. So, that's why I started vlogging then. Okay. At if napapansin nyo, medyo mainhin yung boses ko. Ganyan lang talaga boses ko. Huwag nyo nang problemahin yan. Ako nang may problema nun. So, from Aster Twinkie Pascual, as Feline, siya lang ata yung ano, yung nakakuha ng role, nakakaloka kayo. Pero sige, tingin ko na lang din. Motivation in life ko is yung family ko and friends ko. Lahat ng mga malalapit sa akin sa buhay, sila yung motivation ko para magkaroon ako ng lakas, may mahugutan ako ng lakas, para ipagpatuloy ko kung ano yung nasimulan ko. Okay? Kasi, hindi lang naman para sa sarili mo kung bakit ka
nagiging successful. Dapat gawin mo to not just for yourself but for other people as well, lalo na yung mga malalapit sa'yo. Kasi masarap yung may pinagsasaluhan kayong success. Kasi pag isa mo lang, boring. And then, from Just Decent Vlogs, hi to you, ate. What is the reason why you started vlogging? Ayun na nga, para magkaroon ako ng self-confidence. Kasi yun talaga yung simula pagkabata, parang nahihiya akong makipag-mingle talaga sa lahat ng tao. Parang iniisip ko kasi na, ala, baka kung anong sabihin niya sa akin, tama kaya yung sinabi ko. Parang every actions, every words ko, nagiging conscious ako. So, yun yung gusto kong palitan sa self ko. Kaya I started vlogging. At least man lang, ma-practice ko yung sarili ko sa harap ng camera. And at least makakuha din naman ako ng connection between me and my viewers, diba? So, from Julia Christine, as Feline, ilang taon ka na? I'm 23, turning 24 this year. So, ikaw, ilang taon ka na? Kasi parang bata mo na yung tsura mo dito, ah. It's cheat day with Jay. Hi to you. Hi, Kara. What's keeping you busy when you're not filming or vlogging? Okay. When I'm not filming or vlogging, nagsusulat ako ng travel vlog dun sa isang site ko, which is, visit nyo rin ha kung may time kayo, sheisthewan.com. Actually, hindi naman masyadong marami yung nakapost doon, pero mostly mga travel vlogs ko lang talaga yon. Hindi ko rin yun masyadong na-update, pero pag wala akong, pag hindi ako nag-YouTube, pag hindi ako nag-vlog, yun yung ginagawa ko. And sometimes, naglalaro ako ng Mobile Legends, tapos nanonood din ako ng mga K-dramas, and like, tsaka yung ano, kung ano yung makita ko sa YouTube, kung ano yung mga nagugustuhan ko, kung sino yung mga pwedeng i-follow ko sa YouTube, ayun, pina-follow ko, pinapanood ko lahat ng mga videos nila, and then, syempre, pag, ano, pag hindi ka nanonood ng mga ganun, hindi ka makakakuha ng idea para sa next vlog mo, diba? Hi to On Maddie J. Castillory. Ang haba ng name, ha? Para define faithful and loyal po. Then, sa tingin mo, alin dyan yung personality mo? Loyal or faithful? My God! Ito ata yung pinakamalalim kong tanong na sasagutin ngayong araw na to. But anyway, so okay, let's start. My God, ang hirap. So, ano ba? Loyal, faithful. So, pag loyal ka, my God, ano to? Interview? Teka lang. Hirap eh. Eh, pag loyal ka, you can mingle with other people. Lalo na kung kwan. Kung mabarkada ka naman talagang tao, sige, you can mingle with other people. Pero ang loyal kasi, ikaw yung mahal niya, pero, my God, ate, mahirapan mo naman ako sa question mo. Ulit. Ching! Ulit tayo. Okay. So, faithful muna nga tayo. Okay. Sa faithful, ang paniniwala ko ha, sa faithful kasi, marami kang nakaka-meet, marami kang namimit na babae, marami kang namimit na lalaki. Pero pag sinabi mong faithful ka, never kang nagkakaroon ng kahit konting pagtingin man lang sa tao na na-meet mo lang, sa tao na kakamit mo lang. And yung puso mo, nandun lang sa taong mahal mo. Okay? So, yun yung faithful sa akin, na kahit maraming iharap sa'yo, eh dun at dun ka pa rin uuwi sa taong mahal mo, na siya lang talaga yung laman ng puso at isip mo buong araw, buong gabi, and buong taon, buong linggo, whatever, noon. So, for loyal, sila yung mga taong masasabi ko na may mahal ka. May mahal ka, pero may gusto kang iba. What do I mean by that? Hindi mo siya mahal ng buong-buo. Loyal ka, oo, sa kanya, siya yung girlfriend mo, siya yung boyfriend mo, sa kanya ka umuuwi, siya yung naiisip mo. Pero, in the back of your mind, meron kang ibang gusto. Sinabihin mo na may crush ka, ganun. I mean, it's normal, pero it's being loyal pa rin naman na
Oo nga, hanggang crush mo lang. Pero minsan kasi, yung crush na yun, napupunta na sa ibang level. And doon na nag-start yung cheating na kwan. So, pag loyal ka, may chance pa rin na mag-cheat yung boyfriend or girlfriend mo. And pag faithful, as in, all in, sa'yo lang talaga. Her or his attention, yung ikaw lang nagpapasaya sa kanya. Lahat na trust, lahat ng tiwala, nasa kanya lang. All in, ikaw lang talaga. Okay? Pero pag loyal ka, parang 50-50 ka pa lang sa kanya. At ang hirap talaga, pero sana naintindihan nyo kahit paano yung explanation ko. Kasi ako hindi ko naintindihan yung explanation ko. And, boot, loyal sa faithful. Naging boot na ako. Loyal, kasi marami naman akong crush. Pero hindi ako pumupunta sa point na sana ito na lang, sana siya na lang. Hindi naman ako pumupunta sa point na ganon. And, pero, sa buong 7 years ng relationship namin, I stayed faithful. Kasi ano eh, alam ko yung pakiramdam ng nasasaktan. Kasi nasaktan na din naman ako. So, ayun. So, naintindihan nyo? Kasi hindi ko naintindihan yung pinagsasabi ko dito. Pero next time, linawin natin ng maayos sa ating body. Sorry kung hindi mo naintindihan yung explanation ko. And ayun, sa dalawa, I am both. Ta-na-na-na-na. From Jeff and Ren's blog. Ano po ang gamit nyo na skin routine every day? Actually, gagawa na lang ako ng skin routine na video ko sa next para mas maayos yung usapan natin. Okay? Noted po yan. Pero I use Quan. Hindi ako nag-foundation. Kasi, pag once na nag-foundation ako, dadami ko yung pekas ko dito. And, kahit powder, hindi ako pwedeng mag-powder. Kasi, dadami yung pimples ko. Maglalabasan, pimples ko, ganon. As of today, makita ko na lang siguro yung mga ibang ginagamit ko everyday. So, first, paglalabas ako, kailangan meron to. Yung Derm Plus, hindi ko na alam kung magkano na nabili ko dito. Pero, hindi naman na kasi ako masyadong lumalabas dito sa bahay. Kaya, hindi ko na rin ito masyadong nagagamit. Pero, paglalabas ako, kailangan meron to. Derm Plus. Tapos, eto yung facial wash ko, yung Clean and Clear. Medyo konti na nga siya eh. Madami kasi kaming gumagamit dito. Hindi naman madami actually. Ako tsaka yung BF ko lang ata minsan gumagamit na ito. And then, I use AE products. Hindi ko alam kung familiar kayo with AE products. Pero yun kasi yung kwan. Ginagamit ko. Ito yung toner nila. Yung glow toner. Tapos, ito yung serum blush. Medyo madumi, sorry. Hindi ko alam kung ano to eh. Pero serum blush. Ayan. Tapos, ito na yung ginagawa kong kwan. BB cream or foundation. So, hindi ako nagpa-foundation, ito yung ginagamit ko. Hindi ako nagkakaroon ng breakouts dito. And then, eto. Sinin! Abuni ba? Abuni, di ba? Hindi ko alam kung tamang pronunciation ko, pero feeling ko abuni. So, ito, dapat once a week, nagkukwan ka, nag-spa. Para matanggal yung mga libag-libags mo. Okay? Libag-libags natin. And then, pag may abuni na spa salt tayo, meron din tayong abuni na lotion. Ta-da! Bangun ito. Gamitin nyo. Maganda siya. Promise. Ang soft sa skin ng dating. At, ayun lang muna sa ngayon. And sa next, step by step na lang natin yung skincare routine natin. Okay, lalo na yung sa facial. Kasi alam ko hindi masyadong hindi pa ata masyadong na na-review si AE. Pero maganda siya. So, yun yung ginagawa ko. Next. From MJ Rojero, tama ba? Correct me if I'm wrong na lang, Ate MJ, ha? Sabi niya, hello sis, anong gamit mong editor? So,
Ang ginagamit kong editor sa video editor is Filmora. Sa laptop kasi ako nag-e-edit nun eh. Kasi pag dito sa phone ko, hindi ako magaling pag sa phone. So, kailangan gusto ko laptop. Tapos, kung sa thumbnail editor, may tatlo akong ginagamit. Yung una, yung sa PSAP. Pangalawa, I use... What's that? PixelR. Yeah, PIXLR. PixelR. PixelR kasi tawag ko dun eh. I don't know what's the correct pronunciation of it. Tapos, yung pangatlo, sa Paint. Yung mismong Paint sa laptop, ganun. Minsan, dun na lang talaga ako nag-screenshot dun sa video, tapos dun ko ina-edit yung thumbnail ko. So, ayun. From Julia Christine ulit, may BF ka ba? Oo, meron be. Meron. From Ate Odette Maldita. Hi Ate, ilang taon na po ako? I'm 23, turning 24 this year na po. From Ate Princess, Princess Channel, sis, dati ka na ba nasaktan sa love life? actually, last year lang naman ako nasaktan. Nang as in, so, from Dominic Anthony Aquino, parang familiar yung ano ah, yung name mo. Hindi ko alam kung nabasa ko na yung name mo sa FB or somewhere, pero, hi Dominic, ba't ka po nag-video and pa-shoutout po and pa-subscribe po ng channel ko? I-check ko later kung na-subscribe ko na yung channel mo ha, pero ang alam ko, na-subscribe ko na yung channel mo. So, dalaw ako sa bahay mo later to check. And bakit ako nag-video, like what I've said sa mga earlier na tanong, is para mag-build ako, build ako ng self-confidence. Shout out sa'yo, Dominic Anthony Aquino. Keep vlogging, keep slaying, and nandito lang ako to support you. And lastly, shout out kay Ate Ems. Hi, Ate Ems! Pwede ba akong magtanong? Nagtanong ka, wala ka na bang tanong? Ate, uwi ka na agad. Ate Ems, miss na miss ka na namin dito. And sana makadalaw ka din dito sa amin pag naka-uwi ka na. Or if ayaw mo talagang dumalaw dito, pwedeng kami na lang pumunta dyan sa Taiwan. Libre mo naman na kami. Pa-birthday mo na sa akin. Kailan ka ikakasal? Yun yung tanong ko sa'yo. So, I think that's all for now. So, yun lang yung mga questions na nailapag sa akin. And, para sa mga new viewers, don't forget to subscribe to my channel and click the bell button. Para naman magkaroon tayo ng mas mahabang kwentuhan at mas mahabang communication. So, para sa mga nagtanong, maraming salamat po sa mga questions nyo. I'm on my way to your channel right now and mag-ask din po ako sa inyo para magkaroon din po kayo ng Q&A portion kasi kailangan natin yun eh para mas lalo tayong magkakilala and magkaroon tayo ng mga ideas sa bawat isa. So, I hope you enjoyed this video and see you on my next vid. Thank you for staying with Kara Feline. Bye!